Hi vlogs, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my vlog. Binaliktad ko lang. Today I show you kung paano magbalat, paano ako magbalat ng pinya for my unique style. So ganyan, balatan ko lang yung pinya. So naisip ko kasi yung pinya namin para yan sa detox. So gumawa ko ng paraan kung paano siya balatan na marami siyang ma-save. Kasi ang natutunan ko before ay ibang style. So ito, nagamit ako ng maliit na kutsilyo, i-round ko lang siya dahil instead na ganyan, hindi ko ginagawa. So ang ginagawa ko, isa-isahin ko siyang tusukin yung mga mata. Ang sabi nila, mata daw yan ng mga pinya. Kasi pag pa-slide ko yung pagkuha, marami siyang natatapon na instead na magagamit. So yan ang pagkuha ko ng mga mata. So marami siyang ma-save sa between mata to mata. So marami siyang ma-save. Instead na yung sa gitna ng kada mata, yan, diba? Masisave mo siya. Yan lang ang style na naisipan ko para hindi masayang yung ibang party ng pinya. Happy lang ako na i-share yung method ng pagbabalat ko ng pinya kasi it's different talaga sa natutunan ko before yung mga style kung paano siya balatan, paano kukon yung mga mata. And meron pa akong i-show sa inyo kung ano yung parts sa pinya na need ko pa rin siyang i-save kasi since na pang detox lang itong pinya na to, sinave ko na rin siya kasi i-blend ko naman siya. After i-blend, ilagay ko siya sa strainer. So okay lang. Pero kung kakainin natin yung pinya, I'm sure di natin i-save yun. So mamaya i-show ko sa inyo kung ano yung parts ng pinya na sinisave ko rin. So since itong aming pinya is for detox, so may parts din sa loob na hindi ko na siya, di ko rin siya tinatapon. Sinisave ko rin siya kasi since na i-blend ko lang naman siya, tapos ilagay ko sa strainer, tapos kunin ko yung juice, di wala naman sigurong problema. Pero pag kinakain nyo yung pinya parang dessert or snacks, so that part is not really needed. Malapit na ako matapos pagtanggal ng mga mata ng aking pinya. So guys, kung sino pa yung hindi naka-subscribe sa channel ko, please subscribe Bing's World, and then click na rin yung bell button na all para updated kayo sa mga videos ko. Yan ang kailangan. Please subscribe all kalimbang para kayo ay updated. So yan guys, ang beauty ng pinya ko. Look, so cute and neat. Diba? Different style. I hope na different style sa inyo. Sa akin, different. Kasi iba yung aking style na natutunan before ko na-discover itong ganitong style. So here, tanggalin ko yung sa puwitan. Then, itapon ko muna yung mga matang hindi na kailangan. Tapos, tanggalin ko yung crown ng crown. Kasi crown ang tawag nila dyan. Para hiwa-hiwain ko na yung aking pinya. So again, yung hindi pa naka-subscribe, please subscribe naman kayo dyan. At all kalimbang nyo lang ang bell button ni Bing para updated kayo. Yan, time to cut na. May big, yan.
prepare lang ako ng ano, lalagyan ng pinya. After ko i-cut yung pinya, ilalagay ko dyan sa malaking bowl. Tapos yung gitna na yan, yan ang secret na hindi ko tinatapon. Kasi mostly, tinatanggal natin yan, di ba? So, kaya nga hindi ko siya tanggalin, hindi ko tatapon. Kasi nga, since i-detox ko lang naman siya, sisid ko pa rin siya. So, yan ang isa din secret na ginagawa ko sa aming pinya. So, after that, pag na-cut ko na, para maiwasan yung mag-black siya, yung mag-turn brown, or basta mag-iba yung kulay, parang potato, lalagyan ko siya ng kaunting asin. Bago ko siya i-store sa box, ilagay sa ref. Para yung kulay niya, aabot man siya ng 10 days or 5 days, ganun pa rin ang kulay niya, parang fresh na fresh, bago ko siya ilagay sa storage box. Yan. So guys, I hope na nakabigay ako sa inyo ng simple tips and new style sa pagbalat ng pinya. Thanks guys sa pag-watch ng aking video. I hope na nagustuhan nyo yung aking content today. Salamat ng marami at subscribes ulit. Talagang hindi ako hinto magsasabi na kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe Bing's World. Then, i-click na rin yung bell button na all para updated kayo sa mga new uploads kong videos. Thank you!